Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuro ay para lamang kay Allah at si Muhammad, ang kanyang huling sugo at kanyang huling propeta. Bilang pagpapatuloy pong muli sa ating serye na pinag-uusapan mula sa serye ng ating mga aralin sa Ramadan, ito po ang ikawalong aralin na ang pamagat po nito ay ang kahulugan ng La Ilaha Illallah at ang mga kondisyon o ang mga haligi nito. Alam po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang La Ilaha Illallah, ito po ang isang salita o di kaya yung tinatawag na kalimatut tauhid, salitang tauhid, na kapag ang isang tao nasabi niya ito, siya ay nagiging pasok na sa pananampalatayang Islam. So ibig sabihin, napakahalagang maintindihan ng isang tao kung ano ba talaga ang mga bagay na kinakailangan niyang maintindihan dito sa La Ilaha Illallah, sapagkat ito ang nagbibigay hudyat na makakapasok na ang isang tao sa Islam kung masabi niya ang La Ilaha Illallah. At ito rin ay napakahalagang bagay, dapat ito rin ang ating huling sasabihin, dapat at huli nating magiging dapat salita bago tayo mamatay, sapagkat sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al jannah. Kung sino man ang kanyang huling salita dito sa mundong ito ay la ilaha illallah, ay siya ay makakapasok sa paraiso. So sa simula ang pagpasok sa Islam, ang kailangan mo ay la ilaha illallah, ang kalimatut tauhid. Samantalang kapag malapit ka ring mamatay, malapit ka nang mamatay, kinakailangan mo ring mabigkas ito, sapagkat ito ang batayan. Sabi nga ang husnul khatima, yung ating magandang wakas o huling wakas, ang masabi mo ang la ilaha illallah. Ngayon, ang la ilaha illallah, ang sabihin nito, la ilaha, walang ibang Diyos, illallah, maliban kay Allah, ito po ay may dalawang saligan. Dalawang saligan na kinakailangan nating maunawaan at maintindihan. At insha'Allah subhanahu wa ta'ala, nang magampanan natin at maituro natin sa ibang tao ang mga kahulugan nito. Ang la ilaha, ang ibig sabihin walang Diyos, ay ang tumatayong unang saligan. La ilaha, ang kahulugan nito, walang Diyos, ang ibig sabihin, ito ay ang tinatawag na pagtanggi. Ang pagtanggi sa Arabic ay ang nafyu. Ang nafyu ang ibig sabihin nito na itatanggi mo na walang Diyos. Kaya sinabi nating la ilaha. So dito, sinasabi nating la ilaha, walang Diyos, ibig sabihin walang Diyos talaga na kinakailangan nating kikilalanin. So dito sa unang saligan na ito, ay maaaring sabihin natin na hindi sapat, sapagkat nonsense ang isang salita na kapag sinabi nating walang Diyos. So kung walang Diyos, kailangan dugtungan natin. Ang natalakay na rin natin nung nakaraan na ang ibig sabihin ng Diyos, siya yung sinasamba, al-ma'bud, mula sa salitang ila, na ang ibig sabihin ng ila ay ma'bud, siya yung sinasamba. So walang Diyos na sinasamba o karapat dapat sa pagsamba, illallah. Sabihin ng illallah, maliban kay Allah. Dito naman, pumapasok ang pangalawang saligan ng kalimatut tauhid na ito. Ano yun? Yung illallah. Ibig sabihin ng illallah, yung maliban kay Allah. At ang Arabic naman nito ay al-ithbat. O yung pagtanggap. So meron tayong dalawang saligan. Sa Tagalog, ng la ilaha illallah ay yung nafyu at saka yung ithbat. Yung pagtanggap at pagtanggi. Tatanggapin mong, itatanggi mong walang ibang Diyos at tatanggapin mong si Allah lamang ang Diyos. Yun ang ibig sabihin nito. So ang la ilaha illallah ay napakahalaga sa isang tao. Napakahalagang alam niya ang tunay na kahulugan nito. At ang kondisyon nito at ang mga haligi nito ay ang mga sumusunod. Sa Islam, may haligi ang la ilaha illallah na kinakailangan nating maintindihan. Sapagkat itong la ilaha illallah na ito, isa ito sa mga, o di kaya ito yung pinakadahilan talaga. Hindi isa, kundi ito yung pinakadahilan kung bakit isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga propeta. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Suratul Anbiya, verse
25, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi kami mga nagpadala ng bago ka o Muhammad ng mga propeta maliban na lamang na sinabi namin sa kanila na walang ibang Diyos maliban ako, kaya't sambahin ninyo ako. So ibig sabihin, ang mga propeta, lahat sila ang pangunahing layunin na kung saan sila ay sinuko ni Allah dito sa mundong ito para lamang na makilala si Allah subhanahu wa ta'ala at sambahin siya ng tama at para lamang sa kanya. Ngayon, ang kondisyon nito ay pito. Ayon na rin sa mga pagpapaliwanag ng ating mga pantas, ang mga ibang pantas naman natin, sinalagdagan nila ng walo. Ngunit sa pagkakataon ito, tatalakayin natin ang pitong haligi ng, o di kaya pitong kondisyon ng la ilaha illallah. Una dito yung tinatawag na al-ilm. Ang ilm, ito yung tinatawag na kaalaman, al-yakin. Pangalawa, yung katiyakan, al-yakin. Pangatlo, al-kabul, yung pagtanggap. Pang-apat, yung tinatawag na al-inqiyad, pagpapaakay. Pang-lima, yung tinatawag na al-ikhlas o yung pagiging dalisay. Pang-anim, yung tinatawag na as-sidq o yung katapatan. At ang panghuli ay ang tinatawag na al-mahabba. Sabihin ng al-mahabba, ito yung pagmamahal. Paliwanag natin ng unti-unti at mabilisan, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilm, ang kaalaman. Kinakailangan na ang isang tao, bago niya sabihin ang la ilaha illallah, ay nalalaman niya ang kahulugan nito. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhambik. Alamin mo muna na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ka, di kaya saka ka humingi ng kapatawaran sa iyong Panginoon. So kinakailangan ng kaalaman bago ang isang gawain. Yung pangalawa dito ay yung al-yakin, na ikaw ay sigurado, diba? Tiyak sa iyong sasabihin na la ilaha illallah. Pangatlo, yung tinatawag na al-kabul, natanggap mo ang anumang mga bagay-bagay na nakapaloob dito, na kinakailangan na hindi ka nag, sabihin, hindi mo dapat na bibigyan mo ng halimbawa, ang mga ibang kahulugan ng la ilaha illallah ay tatanggapin mo, ang iba naman ay hindi. Kinakailangan tatanggapin mo lahat al-kabul. Ang sumunod naman dito ay ang tinatawag na al-ikhlas. Sunod natin ang al-ikhlas. Al-ikhlas, ibig sabihin yung magiging dalisay ng kanyang gawain. Nang gawain na yon na pagsabi niya ng la ilaha illallah at wala nang iba siyang hinahangad, kundi ang pagpasok niya sa Islam at yung pagsamba niya lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasunod dito, ang al-inqiyad, ang pagpapaakay, kung ano man ang nararapat na sundin mula sa mga sinabi ni Allah sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad, ay magpapaakay tayo dito dahil nagsabi tayo ng la ilaha illallah. At ang sunod dito, yung sidq, o yung katapatan ng isang tao. So, ibig sabihin ng katapatan, kinakailangan maging matapat siya kung ano man ang kanyang magiging magiging makatotohanan siya, kung ano man ang kanyang sinabi dito na lail sa la ilaha illallah. At ang pinakapanghuli ay ang al-mahabba, ang pagmamahal, na wala siyang ibang mamahalin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos niyang mahalin si Allah subhanahu wa ta'ala, ay mahalin niya ang mahal na sugo na ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at anumang nakapaloob sa mga batas ng Islam. So hanggang dito na lamang po, at ulitin kong muli, ang talakayin pong ito o di kaya aralin pong ito ay may kinalaman lahat sa ibig sabihin ng la ilaha illallah. Ibig sabihin ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos kundi si Allah, ay may dalawang batayan po ito o saligan, ang nafyu, ang pagtanggi, at al-ithbat, ang pagtanggap. At kinakailangan po natin itong isa buhay para matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating sasabihing la ilaha illallah. Hanggang dito na lamang po, at subaybayan niyo pong muli ang aming serye na kasunod insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.